Selebrasyon ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024 naging makulay. Tumataginting na 1 million pesos na premyo sa Tribal Big Salsad Contest na iuwi ng Black Beauty Boys. Apo ni Inday, itinanghal na kampiyon sa balik-ati category ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024. Grupong Kabog, nagkampiyon sa Tribal Small Category ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024. Grupong Royal Scorpio, kampiyon sa Modern Group Category Sadsad Contest. Mga empleyado ng General Services Office, nilinis sa mga kalye sa bayan ng Kalibo. Muling pagdugtog ng Monster 88 sa probinsya ng Aklan, dinagsa ng mga manonood. Libreng concert ni Adi Garcia, dinagsa ng mga manonood. Tangalan at Malay PNP, nakatanggap ng mga baril at balas, isinagawang turnover of logistical equipment. Magandang hapon, Probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibo Cable subscribers at mga aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibo Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibo Cable TV Community Channel Facebook page at Community Channels 1 and 24. Narito ang mabalitang aming nakalap ngayong araw, January 22, 2024. Naging makulay ang selebrasyon ng kakatapos lamang na kapistahan ni Senior Santo Niño de Kalibo nitong January 21, 2024 kung saan hindi mahulugang karayom ang mga debotong nakisaya sa nasabing selebrasyon. Naging makulay ang selebrasyon ng kapistahan ni Senior Santo Niño de Kalibo nitong January 21, 2024 kung saan nakisaya ang mabisita, aklanon at mga deboto. Kaugnay nito, maraming mga deboto ang nakibahagi sa isinagawang Pilgrim's Mass sa St. John the Baptist Cathedral sa bayan ng Kalibo sa mismong araw ng kapistahan. Hindi mahulugang karayom ang mga deboto sa loob at labas ng naturang simbahan at sa loob ng festival zone. Pagkatapos ng nasabing Pilgrim's Mass, ay sabay-sabay namang nagpatugtog ng musical instruments at tambol ang mga tribo at mga grupo. Habang nagkaroon din ng sadsad sa kalye ang lahat ng mga tribo na nakilahok sa modern, tribal big and small at balik-ati category. Samantala, ipinatupad naman ang maigpit na seguridad ng publiko lalo na sa festival zone sa bayan ng Kalibo. Eric Briones, Kalibo Cable News. 1 million pesos na premyo sa Tribal Big Sadsad Contest na iuwi ng Black Beauty Boys matapos na itinanghal na kampiyon sa nasabing kategory. May detalye sa balitang yan, si Nika Bautista. Naiuwi ng grupong Black Beauty Boys ang tumataginting na 1 milyon na papremyo matapos nilang itanghal na kampiyon sa Tribal Big Category Sadsad Contest nitong 20 ng Enero. Naiuwi rin ng sabing grupo ang special awards na Best in Street Dancing, Best in Costume, Best in Beats and Sounds, Best Headdress at Most Disciplined Group. Itinanghal naman na 2nd place ang Tribu Linabuanon, sinundan ng grupo ng Vikings ng Makato at 4th place ang Pride of Ligtong, habang 5th place naman ang Pangawasan, 6th place ang Maharlika Tribe, 7th place ang Tribu Alibangbang at 8th place ang Tribu Waswas. Kaugnay nito, sinabi ni Kalibo Mayor Jury Sucro na para sa susunod na taon, ang magiging premyo sa nasabing kategorya ay itataas pa sa 1.2 million. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Apo ni Inday, itinanghal na kampiyon sa balik-ati category ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2024. May detalye sa balitang yan, si Jelan Rosales. Itinanghal na kampiyon ang apo ni Inday sa balik-ati category contest bilang bahagi ng selebrasyon sa Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival nitong 21 ng Enero na ginanap ang awarding sa Magsaysay Park Kalibo. Kanya-kanyang patalbugan ng costume ang mga lumahok sa natural competition
kung saan ilan dito ay gawa mula sa dahon ng mais, butong at marami pang iba. Maliban dito, nakuha din ng apo ni Inday ang Best in Street Dance at Best in Beats and Sounds. Samantala, itinanghal na second place ang Tribo na Isod at third place naman ang Sinikway nga ati. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Itinanghal na kampiyon ng grupong Kabog sa Tribal Small Category ng Calibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival ngayong taon, kung saan nakuha din ng grupong Kabog ang lahat ng special awards. Itinanghal na kampiyon ang grupong Kabog sa Tribal Small Category ng Calibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival ngayong taon, kung saan second place naman ang Tribo Tampugaling, third place ang Tribo Bukid Tigayon, fourth place ang Tribo Niño Litos, at fifth place naman ang Tribo Responde. Habang nakuha din ng grupong Kabog ang lahat ng special awards, ito ang Best Costume, Best in Beats and Sounds, Most Disciplined, Best in Street Dancing, at Best in Headdress. Kaugnay nito, naging masayang nasabing contest na na-enjoy ng mga bisita, mga aklanon, at mga deboto ni Senior Santo Niño de Calibo. Ere Chibriones, Calibo Cable News. Itinanghal na kampiyon ang grupong Royal Scorpio sa Modern Group Category Sadsad Contest sa isinagawang Calibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival ngayong taon. Alamin ang buong detalye kay Nika Bautista. Nasungkit ng grupong Royal Scorpio ang kampiyonato sa isinagawang Sadsad Contest ng Modern Group Category. Nakuha rin nila ang Special Awards na Best in Calibo Ati-Atihan Costume, Best in Beats and Sound, Best in Street Dancing at Most Disciplined Group. Itinanghal naman na second place at Best Headdress ang grupo ng Atras Abante. Nasa third place naman ng Alang-Alang, fourth place ang Bluebirds, sinundan nito ng Lap Promesa at Mag-Ingkampod, 7th place ang Om Society, 8th place ang grupo ng Roadside, 9th place ang grupo ng Golden Apan, at 10th place naman ang grupong Balot-Balot. Nika Bautista, Calibo Cable News. Upang masigurong malinis ang kapaligiran sa kakatapos lamang na Calibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2024, nilinis na mga empleyado ng General Services Office ang mga naiwang kalat sa mga kalye sa bayan. Nilinis na mga empleyado ng General Services Office ang mga naiwang kalat sa mga kalye sa bayan ng Calibo sa kakatapos lamang na week-long celebration ng Calibo Senior Santo Niño Ati-Atian Festival 2024. Kaugnay nito, pagkatapos ng prosesyon sa Mabini Street Poblasyon Calibo ay kaagad na nilinis ng naturang mga empleyado ang kalsada. Kapansin-pansin ang malinis na mga kalye sa loob ng festival zone sa kabila ng pagdagsa ng libu-libong mga tao para dumalo sa nasabing week-long celebration. Pinasalamatan ni Calibo Mayor Juris Bautista Sucro ang Municipal General Services Office ng LGU sa mabilis at agarang paglilinis ng mga basura na naiwan ng mga tao. Nabatid na sa mga nagdaang taon ng selebrasyon ay makikita ang dami ng mga basura sa mga kalye at natatagalan pa ito bago malinis. Ere Chibriones, Calibo Cable News. Isang itinayo sa lakas ng kanyang mga mamamayan, may mga taong nagtataas ng sarili sa karaniwan. Sila ang nagpapakita ng tunay na kahusayan, nag-aalay ng kanilang buhay upang protektahan ang ating kalayaan at ipagtanggol ang ating bayan. Sila ang pinakakatawan ng lakas ng loob, dedikasyon at tapak. Ang mga tunay na sundalo ng bayan. Bawat labanan na pinagdaanan, bawat bala na tinanggap, ay pinasigla ng pag-ibig natin sa ating bayan. Isang pag-ibig na dumadaloy sa ating mga ugat. Parangalan natin ang mga nauna sa atin at magbigay inspirasyon sa mga susunod sa ating mga gapa. Music.
Dinagsan ang mga manonood ang muling pagtugtog ng isa sa mga sikat na banda sa bansa, ang Monster 88, na ginanap sa Magsaysay Park sa bayan ng Kalibo. Alamin ang buong detalye kay Julian Rosales. Dinagsan ng mga manonood ang muling pagtugtog ng isa sa mga sikat na banda sa bansa, ang Monster 88, nitong 20 Enero na ginanap sa Magsaysay Park, Kalibo. Binubuo ng 4 na miyembro ang sikat na banda. Hindi pa nagsisimula sa pagtugtog ang banda, napuno na ang loob ng Magsaysay Park, Kalibo para masaksihan at marinig ang ilang mga orihinal na kanta ng Monster 88. Kabilang sa mga itinugtog ng banda ay Torete, Ang Pag-ibig Kong Ito, Ulan at marami pang iba. Samantala, hindi lang mga Aklanon ang nakisaya sa bahagi ng Kalibo Senior Santo Niño at Tia Tian Festival, kundi pati na rin ang mga Ilonggohanon at mula sa iba't ibang probinsya sa bahagi ng Western Visayas. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Dinagsan ng mga tagahanga ang libreng concert ni Adi Garcia sa sinagawang Aklanon Night na ginanap sa Guding Ramos Park sa bayan ng Kalibo. Alamin ang buong detalye kay Nika Bautista. Dinagsa ng mga manonood, lalo na ng mga kabataan, ang libreng concert ni Adi Garcia bilang bahagi ng Aklanon Night na ginanap sa Guding Ramos Park Capitol Grounds, Kalibo, nitong 19 Enero. Hatid ito ng provincial government ng Aklan sa pamumuno ni Governor Jose Enrique Joan Miraflores. Si Adi Garcia ay isang sikat na Filipino singer, model at social media influencer. Nakilala siya sa kanyang song covers sa YouTube at sa kanyang kantang Para Luman na naging number 1 sa viral top 50 sa Spotify. Sa kasalukuyan, si Adi ay may 625,000 followers sa kanyang official Facebook page at 754,000 subscribers sa kanyang official YouTube channel. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Nakatanggap ang Tangalan at Malay Municipal Police Station na mga baril at balas isinagawang turnover of logistical equipment sa Aklan Police Provincial Office kung saan pinungunahan ito ni Police Brigadier General Sidney Villaflor. Nakatanggap ang Tangalan at Malay Municipal Police Station ng mga baril at balas isinagawang turnover of logistical equipment sa Aklan Police Provincial Office. Personal na dumalo sa nasabing aktividad at pinangunahan ito ni Police Brigadier General Sidney Villaflor, PNP Regional Director. Bukod sa baril, ay nakatanggap din ang mga kapulisan ng logistical equipment kagaya ng raincoat, bala, investigative kit at pito. Layunin ito na magkaroon ng mga bagong equipment ang Tangalan at Malay PNP na gagamitin para sa kanilang daily operation. Samantala, nagpasalamat naman ang Tangalan at Malay Municipal Police Station sa natanggap nila ng mga bagong kagamitan. Eric Chibrianes, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang lagay ng panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Ferds Rubin mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pagasa, Visayas. Mayong adlaw tanan ang muna itong latest weather update para sa subong nga Lunes, January 22, 2024. Sa atong latest analysis, wala man kita may ginamonitor ng low pressure area or bagyo sa sulod kagwa sa atong Philippine Area of Responsibility. Northeast monsoon among mag-apekto sa central kag northern Luzon. Kita diri sa Western Visayas, generally fair weather kita. Although kung kaisa rang posibilidad sa mga pag-ulan-ulan pagilat panag-uob sa iban nga parte sa aton nga rehiyon, dala ini siya sa mga localized thunderstorms. Kasarangan tubtob mabaskog nga hangin halin sa amihanan silangan ang mangibabaw sa Western Visayas sa diin kasarangan tubtob mabalod aton mga kadagatan. Para naman sa aton nga forecast range of temperatures, ang bilog nga Western Visayas
generally yara sa 25 to 30 degrees Celsius. Ang aton nga adlaw, matunod subong alas 5:49 sang hapon kag mabutlak buwas alas 6:13 sang kaagahon. Kagamuni aton latest weather update para sa mga dugang impormasyon, bisita lang aton nga official social media accounts pati na ang aton nga YouTube kag Facebook. Halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station pag asawisize DOST, Ausperds Rubin, madam o ganyan salamat. At yan ang mabalitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibog Cable News.